Are still trying to figure out, but the good news is here is that no one here at the park or inside the underground limestone mine was hurt. 10 mga higanting butas na lumalamon ng lupa o sinkholes. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga sinkholes ay tumutukoy sa mga malalim na hukay o butas na bigla ang nabubuo sa lupa. Karaniwan itong nangyayari kapag ang ilalim na bahagi ng lupa ay natutunaw dahil sa rainwater na nagko-contain ng acid, kung kaya't humihina ang suporta ng lupa sa ibabaw. Ngunit saan kaya matatagpuan ang mga sinkholes na ito at gaano kaya ito kadelikado? At sa video ngang ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 10 sinkholes. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Great Blue Hole. Ang Great Blue Hole ay isa sa mga pinakakilalang natural attraction sa mundo. Matatagpuan ito malapit sa baybayin ng Belize sa gitna ng Lighthouse Reef na isang maliit na island na nasa 70 kilometers mula sa mainland. Ang Great Blue Hole ay isang napakalaking butas sa ilalim ng dagat na may sukat na mga 300 meters ang lapad at higit 120 meters naman ang lalim. Ang bilog na hugis at matingkad na blue na kulay nito ang dahilan kung bakit ito tinawag na Blue Hole. Ang kulay ng tubig ay mas dark dahil sa lalim nito, kung kaya't naiiba ito sa mababaw na tubig na nakapalibot dito. Ang butas na ito ay nabuo noong last ice age, mga 15,000 years na ang nakalipas. Noong panahong iyon ay mas mababa ang sea level at ang lugar na ito ay isang sistema ng mga kuweba sa ilalim ng lupa. Ngunit habang natutunaw ang yelo at tumataas ang sea level, ay napuno ng tubig ang mga kuweba at nag-collapse, na nagresulta sa pagbuo ng malalim na butas sa ilalim ng dagat. Sa ngayon ay makikita pa rin sa loob ng Great Blue Hole ang mga stalactites at stalagmites na nagpapatunay sa pinagmulan nitong limestone cave system. Kaugnay nito, noong 1971, ang kilalang ocean explorer na si Jacques Cousteau ay nagdala ng pansin sa Great Blue Hole nang ideklara niya ito bilang isa sa mga pinakamahusay na diving spots sa buong mundo. Simula noon ay dinarayo na ito ng mga divers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ilalim ng Blue Hole ay makikita ang kakaibang mga nilalang sa dagat tulad ng bihirang uri ng isda at coral. Ngunit dahil sa lalim nito, ang Great Blue Hole ay hindi akma sa mga beginners pagdating sa diving. Ang mga biyasang divers lamang na kayang harapin ang lalim at madilim na kapaligiran ang nakakapag-explore nito. Bukod sa pagiging isang sikat na diving spot, ang Great Blue Hole ay mahalaga rin sa larangan ng science. Ang mga pag-aaral na ginawa dito ay nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa pagbabago ng klima noong sinaunang panahon. Ang mga sediment at iba pang geological characteristics sa loob ng butas ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbabago ng sea level sa lugar na ito. Number 2. Xiaojiai Tianqing. Ang Xiaojiai Tianqing o Xiaojiai Sinkhole ay isang napakalaking hukay na matatagpuan sa Chongqing, China. Ito ang pinakamalaking sinkhole sa mundo, hindi lang dahil sa laki, kundi pati na rin sa dami ng space na sakop nito. Ang hukay na ito ay may haba na 626 meters, lapad na 511 meters, at lalim na umaabot sa 662 meters. Sa kabuuan, ang space nito ay nasa 119.349 million cubic meters. Nabuo ang Xiaojiai Tianqing dahil sa pagguho ng limestone sa ilalim ng lupa. Ito ay isang proseso na tinatawag na chemical weathering. At sa paglipas ng panahon, ang tubig ulan na may carbon dioxide ay dahan-dahang nagpaluwag sa limestone hanggang sa bumagsak ang lupa at nabuo ang napakalaking hukay na ito. Samantala, isa sa mga natatanging katangian ng Xiaojiai Tianqing ay ang pagkakaroon ng sariling klima sa loob nito. Dahil sa kalaliman ng hukay, ay nagkakaroon ng kakaibang temperature at humidity na naiiba sa nasa itaas na bahagi. Dahil dito ay maraming uri ng halaman at hayop ang tumira dito, kabilang ang mga species na hindi karaniwang makikita sa labas ng hukay. Dahil dito ay naging mahalaga ang lugar na ito sa mga scientist dahil sa pag-aaral ng iba't ibang uri ng buhay at kung paano sila nabubuhay sa kakaibang kapaligiran. Dagdag pa rito, ang Xiaojiai Tianqing ay bahagi ng mas malaking Wulong Karst National Geology Park na kasama rin ang iba pang magagandang tanawin tulad ng Furong Cave at Three Natural Bridges. Noong 2007 ay kinilala ng UNESCO ang lugar na ito bilang isang World Heritage Site dahil sa kahalagahan nito sa kalikasan at sa science. Hindi lang ito isang tanawin na kahanga-hanga, kundi isang lugar na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng ating mundo at sa mga prosesong humubog dito.
Subalit kahit na napakaganda ng Xiaojai Tiangkeng ay hindi ito madaling puntahan. Matatagpuan ito sa isang liblib na lugar at ang pagbisita rito ay nangangailangan ng lakas at tiyaga. Ang pagbaba sa hukay ay kadalasang ginagawa gamit ang mga lubid at iba pang kagamitan sa pag-akyat, kung kaya't ito ay kadalasang ginagawa ng mga bihasang mountaineer at spelunker. At sa loob ng hukay ay may mga ilog sa ilalim ng lupa at mga kuweba na patuloy na pinag-aaralan ng mga scientist. Number 3. Berezniki Sinkholes. Ang Berezniki Sinkholes ay isang seryosong problema sa lungsod ng Berezniki, Russia, na nasa rehiyon ng Perm Krai, malapit sa Ural Mountains. Ang lungsod na ito ay kilala sa pagmimina ng potash. Ito ay isang mineral na ginagamit bilang fertilizer. Ngunit dahil sa mahabang panahon ng pagmimina, ay nagkaroon ng mga malalaking butas o sinkholes sa lupa. Sa Berezniki, ang potash ay mina sa ilalim ng lupa, gamit ang tubig para tunawin ang mineral bago ito hakutin pataas. At sa paglipas ng panahon, ang patuloy na paggamit ng tubig sa proseso ng pagmimina ay nagdulot ng pagguho ng lupa sa ilalim na nagresulta sa pagbuo ng malalaking butas o sinkholes. Ang mga sinkholes na ito ay bigla na lamang lumilitaw, na minsan sinasama ang mga gusali, kalsada at iba pang istruktura pababa sa ilalim ng lupa. Samantala, noong 1986 ay unang nakita ang malaking sinkhole sa Berezniki sa isang dating minahan ng potash. Mula noon ay marami pang sinkholes ang sumunod na lumitaw. Ang ilan sa mga ito ay napakalaki, umaabot sa daan-daang metro ang lapad at napakalalim. Dahil dito ay maraming kalsada, riles ng tren at mga gusali ang nasira. Nagdulot din ito ng mga problema sa transportation at community service. Pero ang isa sa pinakamalaking sinkholes ay halos 400 meters ang haba at 80 meters naman ang lalim. At ang banta ng mga bagong sinkholes ay patuloy na problema sa Berezniki na sinusubukang solusyonan ng lokal na pamahalaan at mga kumpanyang nagmimina. Subalit kahit na may mga hakbang na ginagawa para pigilan ang pagdami ng sinkholes, ay nananatili ito bilang malaking suliranin sa lungsod. Patuloy ang pag-aaral at pagsubaybay sa mga lugar na posibleng magkaroon ng sinkholes gamit ang modern technologies tulad ng satellite monitoring at mga sensor. Pero dahil sa likas na katangian ng lupa at ang patuloy na pagmimina, ay mahirap pigilan ang pagbuo ng mga bagong sinkholes. Sa kabilang banda, ang mga sinkholes sa Berezniki ay nagpapakita ng masamang epekto ng pagmimina sa kapaligiran. Number 4. Cenote Angelita. Ang Cenote Angelita ay isang kahanga-hangang natural resource na matatagpuan sa Yucatan Peninsula, malapit sa Tulum, Mexico. Ang salitang cenote ay mula sa wikang Mayan na nangangahulugang balon at tumutukoy ito sa isang natural na butas sa lupa na napuno ng freshwater. Sa rehiyong ito ng Mexico ay maraming cenotes, pero ang Cenote Angelita ay kakaiba at espesyal dahil sa natatanging katangian nito. Bukod dito, ang Cenote Angelita ay kilala dahil sa tinatawag na ilog sa ilalim ng tubig. Ito ay isang pambihirang tanawin na nabubuo dahil sa paghahalo ng freshwater sa ibabaw at saltwater sa ilalim. Pero sa pagitan ng dalawang uri ng tubig ay may isang layer ng hydrogen sulfide na lumilikha ng ilusyon ng isang ilog sa ilalim ng lupa. Parang may tunay na ilog na dumadaloy sa ilalim ng cenote na napapalibutan ng mga lumulutang na puno at dahon. Ang ganitong tanawin ay bihira lamang makita, kung kaya't maraming divers ang pumupunta dito para maranasan ito. Sa unang tingin ay mukhang isang simpleng sinkhole lamang ang Cenote Angelita na napapaligiran ng mga puno at may maliit na daan patungo sa loob. Pero ang tunay na ganda nito ay makikita sa ilalim ng tubig. Samantala, habang lumulubog ang diver ay unti-unting nagdidilim ang paligid. At sa lalim ng mga 30 meters ay makikita na ang layer ng hydrogen sulfide. At sa ilalim ng layer na ito ay lilitaw ang ilusyon ng isang ilog sa ilalim ng tubig na nagbibigay ng isang kakaibang tanawin na parang ibang mundo. Maraming divers ang nagsasabi na parabang sila ay pumapasok sa isang mahiwagang lugar. Subalit ang pagdive sa Cenote Angelita ay hindi angkop para sa mga beginners. Ang lalim ng cenote na umaabot sa 60 meters ay nangangailangan ng mataas na kasanayan at karanasan sa diving. Karamihan sa mga divers ay naglilimita ng kanilang pagsisid sa loob lamang ng hydrogen sulfide layer upang maiwasan ang mga panganib, dahil mas nagiging madilim habang lumalalim
ay mahalagang magdala ng sapat na ilaw ang mga divers para makita ang kanilang paligid. Ang maingat na pagpaplano at pagsunod sa mga safety protocols ay mahalaga para masiguro ang kaligtasan habang ini-explore ang lugar na ito. Number 5, Cave of Swallows. Ang Cave of Swallows o Sótano de las Golondrinas sa Spanish ay isang napakalaking natural na hukay na matatagpuan sa San Luis Potosí, Mexico. Isa ito sa pinakamalalim na kuweba sa buong mundo na may lalim na halos 370 meters. Para mas madaling maintindihan, ang lalim nito ay mas mataas pa kaysa sa karaniwang mga gusali tulad ng Empire State Building sa New York. Ang bunganga ng kuweba ay malawak na may sukat na 55 by 160 meters, kung kaya't napakaganda nitong pagmasdan mula sa itaas. Tinawag itong Cave of Swallows dahil sa mga ibong swift na naninirahan dito. Ang mga ibong ito ay mabilis na lumilipad pababa sa loob ng hukay na parang sumisisid. Bukod sa mga swift, ay may iba't ibang uri rin ng ibon at paniki na nakatira sa loob ng kuweba na nagdaragdag sa kakaibang kalikasan ng lugar. Samantala, ang kuweba ay nabuo sa pamamagitan ng natural na proseso na tinatawag na erosyon sa loob ng milyon-milyong taon. Ang limestone sa paligid nito ay unti-unting natutunaw na naging dahilan ng pagbuo ng napakalaking hukay na ito. Ang loob ng kuweba ay hindi simpleng patag na pababa dahil may mga patong-patong na pader at mga silid na nabuo sa paglipas ng panahon. Kaugnay din ito, noong 1966 ay natuklasan ang kuweba ng mga local farmers at ipinagbigay alam ito sa mga scientist. At simula noon ay naging bantog ito sa mga adventurers at mga mahilig sa extreme sports tulad ng base jumping. Para sa mga naghahanap ng kakaibang experience, ang pagtalon sa napakalalim na hukay ay isang hindi unforgettable experience. Subalit, ang ganitong gawain ay napaka mapanganib kaya kailangan ng tamang pagsasanay at kagamitan upang makasigurong ligtas. Maliban sa mga naghahanap ng thrill, mahalaga rin ang Cave of Swallows para sa mga scientist. Ang kakaibang kalikasan ng kuweba ay nagbibigay ng pagkakataon upang mapag-aralan ang mga natatanging halaman at hayop na nakatira dito. Number 6, Devil's Sinkhole. Ang Devil's Sinkhole ay isang sikat na natural attraction sa Texas, USA na matatagpuan malapit sa bayan ng Rock Springs sa Edwards County. Ito ay isang malalim na hukay na likha ng kalikasan na may lalim na umaabot ng halos 350 feet at may bibig na may lapad na 40 feet. Ang butas na ito ay nabuo dahil sa patuloy na pag-ukit ng tubig sa mga limestone rock na nagresulta sa pagbuo ng mga kuweba at sinkholes tulad ng Devil's Sinkhole. Bukod sa kahangahangang anyo nito, ang Devil's Sinkhole ay tahanan din ng malaking bilang ng mga paniki, partikular na ang Mexican free-tailed bats. Tuwing spring at summer season, ay milyon-milyong paniki ang sabay-sabay na lumalabas mula sa butas tuwing gabi, na nagiging isang kahangahangang tanawin na dinadayo ng maraming bisita. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang sinkhole bilang tahanan ng mga paniking tumutulong sa pagkontrol ng dami ng mga insekto sa paligid. Samantala, ang lugar ay pinamamahalaan ng Texas Parks and Wildlife Department at kinikilala bilang isang state natural area. Upang makapunta at makita ang Devil's Sinkhole, ay kailangang sumali ang mga bisita sa guided tours. Ang mga tour na ito ay nagsisimula sa Rock Springs Visitor Center, kung saan dinadala ang mga bisita sa lugar gamit ang mga espesyal na sasakyan dahil hindi madaling marating ang sinkhole. Sa mga tour na ito, ay itinuturo rin kung paano nabuo ang sinkhole at kung bakit mahalaga ang pangangalaga sa mga paniki at sa kapaligiran. Maliban sa pagiging tahanan ng mga paniki, ang Devil's Sinkhole ay may mahalagang bahagi rin sa kasaysayan. May mga natagpuan na sinaunang kagamitan at ebidensya na nagpapakita na ang lugar ay ginamit ng mga katutubo noong unang panahon, marahil bilang tirahan o para sa mga ritual. Ang mga natuklasan dito ay nagbibigay din ng karagdagang impormasyon tungkol sa kasaysayan ng rehiyon at kung paano namuhay ang mga sinaunang tao sa lugar. Sa kabila nito, ang Devil's Sinkhole ay hindi lamang isang kakaibang tanawin, kundi isa ring mahalagang bahagi ng kalikasan at kasaysayan ng Texas. Ang pangangalaga sa lugar na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kagandahan at kahalagahan nito para sa mga darating pang henerasyon. Number 7, Bima Sinkhole. Ang Bima Sinkhole, nakilala rin bilang Hawiat Najm, ay isang sikat na natural scenery sa Oman.
Matatagpuan ito malapit sa maliit na bayan ng Dibab sa Muscat Governorate, mga 120 kilometers mula sa lungsod ng Muscat. Ang sinkhole na ito ay isang malalim na hukay na puno ng napakalinaw at asul na tubig na nakakaakit ng maraming turista. Kaugnay nito, ang sinkhole ay may lapad na umaabot ng humigit kumulang 40 meters at may lalim na umaabot ng 20 meters. Ang tubig dito ay nagmumula sa pinaghalo na fresh water mula sa ilalim ng lupa at maalat na tubig mula sa dagat, kung kaya't ang kulay nito ay turquoise blue. Kapag natatamaan ng sikat ng araw, ay lalo itong nagiging kaakit-akit. Samantala, ayon sa lokal na alamat, ang sinkhole ay nabuo dahil sa pagbagsak ng isang bituin o bulalakaw, kaya tinawag itong Hawiyat Najem, na nangangahulugang pagbagsak ng bituin sa Arabic. Subalit ayon sa mga eksperto, nabuo ito dahil sa natural na proseso ng pagguho ng lupa. Dahil sa pagkatunaw ng limestone sa ilalim ng lupa, ay bumagsak ang lupa sa ibabaw, kung kaya't nabuo ang malaking hukay na ito. Bahagi rin ang Bima Sinkhole ng Hawiyat Najem Park, isang park na inaalagaan ng gobyerno ng Oman. May mga hagdan na tupuan din sa paligid ng sinkhole para sa mga bisita, kaya madaling makarating sa tubig at makapagpahinga ang mga dumadalaw. Dahil dito, naging popular itong lugar para sa mga gustong mag-swimming o mag-snorkeling sa malamig at malinaw na tubig. Bukod sa pagiging isang natural attraction para sa mga turista, ay mahalaga rin ang Bima Sinkhole para sa kalikasan. Ang tubig nito ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda at iba pang mga sea creatures. Ang paligid ng sinkhole ay mayaman din sa iba't ibang halaman at hayop na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan sa Oman. Ang pagdagsa ng mga turista ay nakatulong din sa kabuhayan ng mga tao sa lugar. Number 8, Fukuoka Sinkhole. Noong November 8, 2016, ay isang malaking butas o sinkhole ang biglang lumitaw sa gitna ng Fukuoka City, Japan, sa lugar ng Hakata. Ang Hakata ay isang abalang distrito na puno ng mga negosyo at malapit sa Hakata Station, na isa sa pinakamahalagang train station sa rehiyon ng Kyushu. Naganap ang insidente bandang 5:15 ng umaga, isang oras kung kailan marami na ang nagsisimulang maghanda para sa kanilang araw. Nagdulot ito ng pagkagulat at takot sa mga tao sa paligid. Samantala, ang butas na ito ay dulot ng isang proyekto na naglalayong palawakin ang subway system ng lungsod. Habang hinuhukay ang lupa sa ilalim ng kalsada, ay bigla itong bumigay na naging sanhi ng pagguho ng lupa at pagkakabuo ng isang malaking butas sa gitna ng kalsada. Ang butas ay mabilis na lumaki at umabot ng 30 meters ang lapad at 15 meters naman ang lalim. Dahil dito, nasira ang kalsada at bumagsak ang ilang poste ng kuryente na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa maraming bahay at negosyo. Ngunit sa kabutihang palad, ay walang naiulat na nasaktan o namatay dahil sa mabilis na pagkilos ng mga awtoridad at sa maagang paglikas ng mga tao sa lugar. Bukod pa rito, ang isang bagay na kahanga-hanga sa Fukuoka Sinkhole ay ang bilis ng pagkilos ng mga manggagawa at lokal na pamahalaan sa pag-aayos ng pinsala. Sa loob ng isang linggo lamang ay napuno na ang butas gamit ang special cement at agad na naibalik sa dati ang kalsada. Naging mabilis din ang pagbabalik ng normal na operasyon ng subway. Ang mabilis na pagkumpuni at pag-aayos ay pinuri hindi lamang sa Japan kundi pati na rin sa ibang bansa. Bagaman mabilis na naayos ang problema, ay nagdala ito ng mga katanungan tungkol sa kaligtasan ng mga proyekto sa ilalim ng lupa at ang kahandaan ng mga lungsod sa mga ganitong uri ng insidente. Ang Fukuoka Sinkhole ay nagsilbing paalala na may mga panganib na kaakibat ang malalaking proyekto, lalo na sa mga lungsod, dahil dito ay pinatibay ang mga patakaran at mga hakbang upang masigurong ligtas ang mga proyekto sa hinaharap. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita rin ng kahandaan ng mga Japanese sa pagharap sa mga sakuna. Ang mabilis na pagtugon at sama-samang pagtutulungan pagkatapos ng insidente ay nagpakita ng kanilang kakayahan na agad na kumilos at magtulungan sa oras ng krisis. Number 9, Red Lake. Ang Red Lake o Crveno Jezero ay isang kilalang lawa na matatagpuan malapit sa bayan ng Imotski sa Croatia, sa rehiyon ng Dalmatia. Ito ay isang sinkhole o malaking hukay na puno ng tubig at isa sa pinakamalalim na lawa sa buong mundo. Ang tubig nito ay may lalim na tinatayang 287 meters, ngunit kung isasama ang buong hukay, ay umaabot ang lalim sa mahigit 530 meters. Dahil dito, ang Red Lake ay kilalang destinasyon
para sa mga turista at eksperto sa buong mundo. Samantala, ang pangalan ng Red Lake ay nagmula sa mga redstone na nakapaligid dito. Ang mga bato ay kulay pula dahil sa pagkakaroon ng kalawang o iron oxide na nagbibigay ng kakaibang kulay sa paligid ng lawa, lalo na kapag tinatamaan ng araw. Dagdag pa rito, ang lawa ay bahagi rin ng karst landscape, isang uri ng lupain na nabubuo mula sa unti-unting pagkasira ng limestone. Ang ganitong klase ng lupa ay karaniwang may mga kuweba, hukay, at mga ilog sa ilalim ng lupa. Ang Red Lake ay konektado sa mga ilog na ito sa ilalim ng lupa, kung kaya't ang level ng tubig nito ay nagbabago-bago depende sa panahon, ngunit hindi pa ito lubos na nauunawaan ng mga eksperto. Subalit, may mga kwento din na bumabalot sa Red Lake. Isa sa pinakasikat na kwento ay tungkol kay Gavan, isang malupit na pinuno na pinarusahan at sinasabing lumubog kasama ang kanyang castle na ngayon ay Red Lake. Ang ganitong mga kwento ay nagbibigay ng dagdag na kahulugan at halaga sa lugar, hindi lamang bilang isang tanawin, kundi bilang bahagi ng kultura ng mga tao sa Imotski. Gayun din naman, dahil sa likas na kagandahan at kakaibang anyo ng Red Lake, ito ay dinarayo ng mga turista at mga mahilig sa adventure, lalo na ng mga divers na may sapat na karanasan. Ngunit, ang pagdive dito ay mapanganib at nangangailangan ng mataas na kasanayan dahil sa matarik na mga pader at sobrang lalim ng lawa. Sa makatuwid, ang Red Lake ay bahagi rin ng isang grupo ng mga lawa at hukay sa lugar, kasama na ang Blue Lake o Modro Jezero na may sarili ring kagandahan. Ang mga lawa na ito ay halimbawa ng karst phenomena, kung saan ang unti-unting pagkasira ng limestone ay nagre-resulta sa pagbuo ng mga natatanging anyong lupa. Number 10, Mount Gambier Sinkholes. Ang Mount Gambier ay isang lungsod sa southeastern part ng South Australia, nakilala dahil sa mga sinkhole o mga butas sa lupa na nabuo dahil sa pagguho ng limestone sa ilalim. Ang isa sa pinakasikat na sinkhole dito ay ang Umferston Sinkhole, na tinatawag din bilang The Sunken Garden. Noong 1886, ay ginawa itong garden ni James Umferston. Sa ngayon, ay may mga hagdan na pwedeng daanan papunta sa ilalim, kung saan makikita ang mga luntiang halaman at bulaklak. Ang mga halaman na nakabitin mula sa gilid ng sinkhole ay nagbibigay ng napakagandang tanawin. Tuwing gabi, ay nagiging tahanan din ito ng mga possum na lumalabas upang maghanap ng pagkain, na siya ring nagbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bumibisita. Samantala, ang isa pang kilalang sinkhole sa lugar ay ang Engelbrecht Cave. Matatagpuan ito sa ilalim mismo ng lungsod ng Mount Gambier. Ang cave system na ito ay paboritong pasyalan ng mga divers at cavers dahil sa mga lagusan at lawa sa ilalim ng lupa. Kahit na medyo mapanganib ang pag-explore dito, ay marami pa rin ang pumupunta dahil sa natatanging tanawin sa ilalim ng tubig. Bukod sa Umferston Sinkhole at Engelbrecht Cave, ay may iba pang mga sinkhole sa Mount Gambier tulad ng Cave Gardens at Hell's Hole. Ang Cave Gardens ay nasa gitna ng lungsod at nagbibigay ng isang tahimik na lugar na napapaligiran ng mga modernong gusali. Kapag umuulan ay nagiging mas maganda ang lugar dahil sa bumubuhos na tubig mula sa itaas na parang maliit na falls. Ang Hell's Hole naman ay nasa labas ng lungsod at isang tahimik at tagong lugar na napapalibutan ng kagubatan. Gayun din, ang mga sinkhole na ito ay bahagi ng isang malaking limestone system na tinatawag na Gambier Karst, na nabuo sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga sinkhole ay hindi lamang magaganda sa paningin kundi mahalaga rin sa kalikasan. Sila ay nagsisilbing natural storage ng tubig at tirahan ng iba't ibang uri ng halaman at hayop.